bumitaw siya, of course, hindi naman ako magpapaka ano dito, no, safe sa sagot. Nalungkot ako. Nalungkot kami because despite of our efforts na to reach her, to explain everything to her, lahat ng mga plans namin for her, sana na mapag-uusapan pa, and nung pumunta kami, nag-sign siya, maayos kami nag-usap, tapos nung nag-announce siya, nalungkot talaga ako. Nung nag-live kasi siya, I have questions lang sa utak ko na there were instances that she mentioned na walang ending yung contract. There is actually, it's a 4-year contract, so mag-end siya doon. Uh-huh. So may mga clarifications lang ako na medyo hindi malinaw sa kanya yung regarding sa contract. But you know, I think it was well explained ni David, yung contract, and yeah. Isa-isa yon, yes. Yung per section ng contract. And just to add with Vince, na sinabi niya na meron talagang ano, may duration yung contract. Yes. Ang concern niya kasi dito, what if kung after a year or two, wala ng project na nga siya. So, hindi eh. Kasi we even explained it to her na maraming mga possible na pupwedeng maging projects. And not so, just with endorsements. Exactly. We also have our own production. And we will exert our effort kasi we don't know what's coming eh. By tomorrow, ano na meron, may COVID ngayon. So, you know, we will do our very best for every artist naman natin. We still respect her decision. And we still love her, of course, kasi alam namin na para naman sa pamilya niya to eh, no? In the first place. So, alam namin ang estado ng buhay niya, kaya wala kaming karapatang hadlangan yung pangarap niya. Kung iniisip niya na mas makakabuti sa kanya yung pagsosolo, which is yung mga naririnig niya from everyone na magsolo ka na lang, ganyan, or kung may humawak man sa kanya, if ever, na iba, we will respect her.